yung second part ng tinatalakay natin about the formula for success and prosperity. Sabihin po natin na I'm created to succeed. I'm created to succeed. Prosperous to impact. Prosperous to impact. Praise God. Talagang dilika po tayo ng Panginoon para magtagumpay. Hindi tayo dilika ng Diyos para maging miserable ang buhay natin at tayo po ay magmukmok sa kabilang sulok. Amen? Amen. At last Sunday, atin pong tinalakay na napakalaga po na maintindihan natin, malagay sa ating isip, malagay sa ating puso, na tayo po ay katiwala ng Panginoon at hindi po tayo umiari ng lahat ng bagay ng ating buhay, hindi ng lahat ng ating tinatangkilik. At sabi ko ng 1 Chronicles, 1 Chronicles chapter 29, verse 11 and 12. 1 Corinthians chapter 29, verse 11 and 12. Yours, O Lord, is the greatness, the power, all the glory and victory and majesty. For all that is in heaven and earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord. You are exalted, ascend over all. Both riches and honor come from you, and you reign over all. In your hand is power and might, in your hand it is to make great and to give strength to all. So, maliwanag po ang sinasabi ng Bible na ang lahat, all, basahin ko rin natin, all, yours, O Lord, is the greatness, and the power, and the glory, and the majesty, and the splendor, for everything in heaven and in earth is yours. Yours, O Lord, is the kingdom. You are exalted and set over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Even yung strength ng taglay natin, yung lakas ng taglay natin, yung ating hininga, yung lahat, yan po ay sa Panginoon. At tayo po ay katiwala ng mga pinagkalot niya. So, dapat ito ay malinaw po ito sa atin. Para po, makapagsimula tayo na malagyan mo ng pundasyon para po tayo pagpalaing Panginoon ay ma-realize mo natin sa bawat araw ng ating buhay, sa bawat pagkapalang ibibigay ng Diyos sa atin, ay ito po ay sa Panginoon. Ito ay pinagkaloob lang sa atin na tayo po ay katiwala ng Panginoon. Sabi po natin, I am a steward. God is the owner. So tayo po ay katiwala, ang Diyos ang may-ari. At bilang katiwala, dapat po pumasok po na tayo tapat ng Panginoon. In Joshua chapter 1 verse 8, ipinanggit po ang banal na kasulatan sa formula ng success and prosperity, Joshua chapter 1 verse 8. Iba, masayin po natin, do not sleep, let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may determine to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Prosperous and successful. Dati po ang aming emphasis dito ay doon po sa meditation ng word day and night. But lately, nagbago yung aking emphasis kasi kaya lang po sinabi ng Lord kay Joshua na magkaroon po ng meditation of the Word of God day and night. Dahil po nung susunod, so that you may be careful to do everything written in it. No? Pag, pwede po natin pagbulay-bulay ng salita ng Diyos
Pero kung pagkatapos nito ay ignore natin, hindi ko tayo magiging prosperous and successful. Ang emphasis po ngayon ay nandun sa, kaya kung tayo nag-meditate ng Word of God, yes, meditation of the Word of God is beneficial po sa atin, but ang emphasis po ay nandun sa, then, after the meditation of the Word of God, you will so that you may be careful to do everything written in it. Para po magawa lang natin ang lahat ng mga nakasulat dito. At matapos po na magawa natin ang lahat na nakasulat dito na ikinuman ng Lord, saka pala po tayo maging prosperous and successful. No? Then you will be prosperous and successful. No? Sabihin rin natin, I am needed to succeed. And prosperous to impact. Ay, so ng Lord na maging prosperous talaga tayo. 1 John 1:9, 3 John 2, I wish above all things that you may prosper and be in good health, even as your soul prosper. So, ang prosperity ay nais ng Diyos sa kanyang mga anak. God delights the prosperity of His people. But kinakailangan lang po rin may mga certain condition na sundin po natin ang kanyang mga salita, yung kanyang mga command. At ang command po na yun ay nasa salita ng Diyos. So kapag napagulay-gulayan natin ang salita ng Diyos, saka pa lang natin mapagsasagawa ang nakasulat dito ang salita ng Diyos. At ang una po na sinabi natin last Sunday, the first foundation ng prosperity, in financial prosperity, number one, is the giving of the tithe. Or the giving, number one, the giving of the tithe, is the foundation. No? The giving of the tithe is the foundation. The giving of the tithe is the very foundation on which our stewardship of finances rest. No? Doon po, nakabatay. Bilang isa pong steward, inuutusan po tayo ng Panginoon na dalhin yung tithes in the storehouse. Ang sabi ho ng Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Basahin po natin. Malakay chapter 3, verse 8 to 10. Basahin po sa Ingles at Tagalog ito po. Ano? Nananakawan baga ng tao ang Diyos? Subalit ninanakawan ko po sa anong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog, ikaw ay nasumpa ng mga sumpa sapagkat ninanakawan mo ako. Maging ang buong bansa, dalhin mo ang ikasampung bahagi sa aking kamalig, sa aking storehouse upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan mo ako, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung iubuksan ang mga lulungawan ng langit at ubus sa iyo ang mga pagkapala na walang silid na paglagyan nito. No? And to pour out so much blessings that you will not have room enough for it. So the first foundation ng pagbibigay po natin sa Panginoon, kumbaga, God is a God of order. Amen? Ang Diyos po ay naglagay ng order. Even doon po sa planeta, sa ating mga planeta, yung araw, di ba? Then yung, ano ba naman na, Mars or Mercury? Mars. Tapos, Venus, tapos Earth, tapos Mars. Amen, tuloy muna. Diba? Mars, Venus, Earth, then Mercury, Mercury, Venus, Earth, then Mars, tapos Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptune, then ang Pluto disqualified. Even dun po sa ating solar system, meron pong order. Kaya nga po, iniikot siya nang hindi po siya nagkakabanggaan kasi meron siyang line at meron siyang order. Our God is our architect. Siya po ay designer, ay great designer. Kaya nga may design, meron pong order ang lahat ng bagay. At even sa mga anak ng Diyos, mula po sa tinunong si Abraham, siya po ay nag-practice ng tithings at ito po ay ginawa ng Diyos na order in the house. No? Para po hindi po magkagulo. Masabi ng iba, mas malaki yung ibibigay ko. Sabi ng iba, hindi mas malaki sa akin. Eh sabi ng Lord, pare-pare lang kayo. Ito yung order, percentage. No? In my house, bring the your tithes in the storehouse, in the house. In the New Testament, the storehouse is the house, is the church. That there may be food in my house. So the house, maraming pong teaching in the New Testament that the house is the church, you know? The household of faith, the house of God, the house kung saan natin ang presensya ng Panginoon, pinukul natin ang Panginoon at kung ay nagiging bahay ng Panginoon kung nasaan ang kanyang mga anak. At doon po natin dinadala yung ating tithes. The tithes is the tenth ng ating pong income. Okay po yung tithes. Kasi meron po nag-guy, this is my tithes, the tenth. Nilagay sa pong piso. But, ang income ba niya, sandaan lang? Akala niya, hindi, di ba yung tithes ay 10? Yan ang aking 10. Okay. The tithes is the 10%, the 10, kaya doon po galing ang salitang yung pong 10 is tithes, the tithing. Ito po ay instituted as a part of the law of Moses in the Old Testament. Sabi ng iba, hey, pasok, Old Testament naman yan eh. Ano po yung batay sa Old Testament? Tayo ba ay Jew? Di ba, naka in Christ tayo? Sabi mo, I am in Christ. I am in Christ. If you're in Christ, you are a Jew. Kaya po pinagsabi sa atin, Pastor, di ba sa mga Jew yan? Ikaw ba niya kay Cristo? Oo. So, binhi ka ni Abraham, ikaw is a Jew. Galatians 3.29, ipaso natin. In the New Testament, papatunayan po natin na tayo po ay may lahat ng Diyo ngayon. Galatians 3.29. Okay, masahin po natin. If you belong to Christ, then you are Abraham's seed and heirs according to the promise. Masarap mong i-claim nyo, ako ay pangako at ako'y tagapagmana ng Diyos. At ako ay dahil ako ay binhi ni Abraham. Kaya lang, ano ba ang practice ng ating amang si Abraham? Are you belong to Christ? Amen? Amen. Yes, kung ikaw ay tinanggap po si Christ bilang Panginoon, tagapagligtas sa ating buhay, meron kang buhay na walang hanggan, settle to sa atin. Maliwanag po yun. Tapos sinabing, are you saved? Anong sagot natin? Yes, I'm saved. But why? Because I am in Christ. I belong to Christ. Tagapagmana ako. No. If you belong to Christ, if you belong to Christ, kung tayo na kay Kristo, tayo ay binhi ni Abraham. Ano si Abraham? Jew? O Jew ay hindi? Jew. So, kung Jew tayo? Yun po yung hiwaga ng Ebanghelyo. Mula sa pagiging hintil, tayo po ay naging Jew. Yung po yung tayo po ay naging binhi ni Abraham. Sabi ng iba, hindi, spiritual na yan. Wala naman nakalagay na spiritual Jew eh. Na spiritual seed. Pagkaman tayo dati Gentiles, but you know yung mystery. You are spiritual Jew, sige, tawagin natin spiritual Jew. Pero ibig sabihin, tayo po ay talagang binhi ni Abraham. Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay binhi ni Abraham, binhi ka ni Abraham. Eh, yun ang sabi ng Bible. At kung tayo ay binhi ni Abraham, ano mo? Kasi sabi ng iba, hindi eh, sa mga lamang yan eh, sa mga binhi ni Abraham yan, yung type. O kung na kayo Kristo ka, binhi ka na Abraham. O di magta-types ka na ngayon. Kaya yung pangigakakulero natin. Wala na tayo. Nakakakulero na kung tayo, wala naman tayong katuwiran. No? Wala tayong pwede itatwira ng salita ng Panginoon. So the giving of the tithes is the foundation.
ng isang mong matagumpay ng financial blessings. Ganito ko mga kapatid, kung ang ating Panginoon ay nagawa ko niyang ibigay ang kanyang buhay sa atin, kaya ba natin ibigay ang ating buhay sa Panginoon? Oh, come on. Ngayon tayo nga, hindi natin na ibigay buhay pa. Diba? So possible ho, na ito ko ha, ang sabi ho ng mga prophets na mga nakating sa heaven, at sabi din naman ng heaven, ang heaven ay marami hong compartments. Sabi nga ng Lord, sabi ng Lord, in my Father's house, there are many dwelling places. Heaven, mayroon isang place na kung saan na doon mga Christians na mga hindi nagtatayos. At nakalagay po doon, welcome to the anti-tithes. This is the part of heaven to the anti-tithes. Gusto mo ba yun, mga pinta daw? Then, nakatatak sa yung, may nakatatak sa yung damit na robbers. Sa likod ay anti-tithes. Nakakaya naman kung marami kayo ng Pablo. No? Nakakaya naman kung marami sa Panginoon, kila Paul, kila Abraham, Isaac, Jacob, sila David, di ba? Kasi makaka-fellowship natin sila. Sabi naman ni David sa'yo, pambihira ka. Ako nga, ipinigay ko ang buhay ko sa pagmamahal ko sa Panginoon. Pinatay ko si Goliath. Ikaw naman ang tights lang, hindi mo na ibigay. Sabi ka naman. Di ba parang nakakaya naman mga ating kapatid na mga nakakaanong sa atin? Kasi marami ang compartments ng heaven, sabi ng Lord, maraming dwelling place. Paano na ho kung meron isang place na nakalagay ho doon yung lahat ng mga Christians na hindi naniwala sa tithes? Eh, wala akong sinabi kasi sa Bible na pag hindi ka nag-tithes ay bubuhay ka sa impyerno. Kaya lang, siguro yung may mga place nga na gano'n na nandun yung mga hindi nagtatithes at papasupasoy ka lang ng konti. Being angel na tagapasupasoy lang. Bagaman, parang nakakatuwa lang pag-aralan, but mga kapatid, yun mo ang inilagay ng Diyos na order sa mga anak ng Diyos. At ang iba ho, ayaw mong magturo nito dahil baka daw hindi mo mantin yung mga tao sa Diyos, baka daw mawala ng tao. Ay, okay na ho sa akin na meron nilang a handful of faithful believers ng the bundle of tapes. Mas okay na ho yun na merong naalala ko yung nung labanan, di ba? Yung labanan ng mga sa Gideon River, di ba? Yung mga kasama ni Gideon. Ilan mo kasama ni Gideon? Ang kasama ni Gideon ay 32,000. Sabi niya, Gideon, napakadami niyan. Kasi sa akin ka rin hindi padamihan. Baka masabi niyo, pagka natalo niyo yung mga kalaban niyo, dahil madami kayo. So nasa yung glory ko. Bawasan mo yan. Yung mga natatakot, pauwin mo. Ilan mo natakot? 20,000. Wow! Ito ni Gideon. Ano na lang? 1,000 na lang na iwan. Then, sabi ng Lord, 30,000 pala, 30,000 na lang ako, 20,000. So, 10,000 na lang na iwan. Sabi ng Lord, madami pa rin yan. Yung lahat na pag nakakita ng tubig at dinagma at ng tubig, hindi yung parang sumalong ng tatlo. Nilaan-nilaan, yung lahat ng dumila-dila na parang aso, yun yung tamang pag-inom sa tubig. Ibig sabihin, ganun kang dignidad. Yung mo yung tubig, tapos tinlaro sa kamay. Ayun ang iba, pag nakikita tubig, di nanuhong. No? Talaga, hindi, parang mauubusan, di ba? Lesson din mo yan sa mga, ano, sa mga handaan, di ba? Tapos, mga kasamang tapos kung maglagay doon sa kanyang plato, yung talagang hindi makita yung kasama, tapos sa taas. Kaya, kumuha na.
Sa kitchen, kay kitchen ganun din, di ba? Yung dumila doon sa ano, yung tatlong dala na gumawa naman, sabi ng Lord, yan, okay, kitchen, yan lang. Okay, yan. Natapot si kitchen, tatlong dala. Parang the same principles, mas maganda ako yung kukunti na painful kaysa marami, hindi naman painful. So wala akong bearing sa Panginoon, di ba? Dinahawit tayo sa Lord ng napakagandang awit. Tapos, binigyan naman ang ating buhay sa atin. Then, tithes lang, hindi natin maibigay, mabitawan. At pagkakaroon natin. At kung kayo ay nakukulbig, sana tuloy-tuloy na yan. Amen? Paano nga ito ba yan? Paano sa atin? No? Tandaan po natin, lahat po ng command ng Lord, lahat po ng order na yan, paano yan sa atin? Yes, ang church ay napapagpala, but higit po napapagpala yung nagbigay. No? Napatunayan po yan ng marami. No? At kanina, ito yung testify ng dalawa. Hindi ko alam kung testify ngayon. Kanina, mayroong dalawa. But yan po yung napatunayan ng napakaraming tao. No? Yan po ang paraan. Formula ng success and prosperity sa mga mananampalataya, ulitin ko, sa mga anak ng Diyos. No? Kasi syempre, sa mga unbelievers, ay marami din naman pinanses, mas nagana sila. Pero may katabalo yung soro. May katabalo lang yung kapigatian. No? Madami kapigatian. But ang sabi ko sa mga anak ng Diyos, the blessings of the Lord adds no sorrow. Yung bang completeness, shalom. Meron kang pera, pero hindi ka natatakot. Hindi ka natatakot na pagkatiwalaan ng Diyos dahil kumawala mo niya. Sa Lord nga yan, katiwala ka lang. Kung binawi niya, di okay lang. Kanya naman yan. But ang mga unbelievers, maraming pera, habang madaming pera, lumalaki ang takot, no? Kaya kinakailangan na yung kukuha ng mga bodyguard, ng mga ito. So, yung return. So, the number one foundational teaching about order in the house, the first order in the house about our finances, is about the tithes and offering. Tithes is honoring the Lord. Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your possession. And with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty, and your barns will overflow with new wine. Ano? So yun po. To honor the Lord sa ating increase. So napakalala po na mag-obey tayo dito. Ibabalik po kayo doon sa kanina sa Joshua, di ba? Sa 1:8. Pag na-meditate natin, narinig natin the word of God, na-meditate natin, ha? Then, no? Para magawa mo natin ang nakasulat dito. Then, you will become prosperous and successful. So, maliwanag ko. The key is obedience to the Word. At tayo po ay under ng Lord. Tayo po ay spiritual Jew. Sa hiwaga ng Panginoon, we are the seed of Abraham, tagapagmana ayon sa pangako ng Panginoon. So, kung ganun, i-apply po natin yung first principles. Then after that, number two, ano yung sabi ng Lord ay niyanakawan natin ang Diyos sa tithes and offering. So, after the tithes, saka pala kung tayo makapag i-start ng offering in the church. The offerings, ang sabi yun ng Bible, stewardship involves the giving of offerings for various causes, number two. It said, Luke 6:38. Ano ang Luke 6:38? Magbigay ka, tigaw ibibigyan, gustong takal, siksing, tingling, at umahapaw at ibibigay ng Diyos sa iyong kagdungan. No? Give and it will be given to you a good measure, pressed down, shaken together, running
issued to you. Ano na ibig sabihin ng press down? Sa whole magsasaka, kami mo ay 20 years ago, kami mo ay magsasaka dun sa place ng Mindoro. Nahihingit ako dun sa may-ari ng lupa. Kasi pag ikaw may-ari ng lupa, yung ika-apat na tarakal mo ng palay, bawa pagkatapos ng lahat na ginanon mo, pinitas-pitas mo, ginapas mo, then pagkatapos na ma-treasure nyo, kasi treasure na ngayon, yung sinusunod yung ano, yung palay, umiikot, tapos sinusunod yung ano. Sino mo makakala mo ganun? Nakakita na ng treasure. Yung palay, kukuha mo tapos yung subo. Sino? Eh, yun yung subo na napasubo ng gusto, pati kamay na dali. Yung ganito na sumapit. Eh, siyempre, kapag ko, pag nagkakapas, kaya biyasa na ako kung naka-long sleeve. Kasi pag ako nagkakapas ng palay, hindi pwedeng naka-sleeveless. Dapat naka-long sleeve ka talaga. Pag nagkakapas kami, naka-long sleeve kami, di ba? Kasi makati ko yung palay, di ba? Makati yan eh. Papala ito mo na ito, matara nga ito. Wala na kailangan, nararas naman, kati-kati. Nasa computer na lang kayo eh. Computer age. Panahon mo namin, gano'n, makati mo ang katawan. Kabataan, makati ang katawan mo. Pag ikaw ay sinilang mamahirap, makati ang katawan mo. So, ilumbiyan eh, pagkatapos noon, mag-treasure, mapahanginan, tapos palay na, yung pong apat na takal ibibigay sa may-ari, yung panglimang takal pa naman sa'yo, gano'n yun, panglima. Kaya parang kakaibig yung may-ari ng palayan, kami-kami mo, limang tungkok sa kanya, isa lang din, unti lang. Eh kasi di masayang lupa. Kaya gano'n yun talaga, ito may tenant. Pero yung ikalimang takal, yun ho yung siksi, gagano'n yun. Tapos pipik-pikin po yun. Puno na, malagyan ko ulit. Pipik-pikin mo yun. Paano po umiyari? Okay, so umiyari mo yun. Talaga hanggang sa masisiksik mo. Then, pagka naligli at nasiksik mo galaw, napik-pik mo, papakapawin mo ba? Yung pag-ilili mo na sa amo mo, halos natatapon sa apaw. Ngayon, ang pong ibig sabihin ng pik-pik, ligli at umaapaw. Kasi nung time ni Paul, gano'n eh. Para lang ma-imagine natin yung running over, umaakpaw. Yung panglimang bahagi. So, ang sabi nyo ng Bible, sa ating pagbibigay, kapag po tayo binigil ng Panginoon, ay hindi mo, hindi lang basta bigay, kundi siksik, liglit at umaakpaw. Kung mananampalataya lang tayo sa salita ng Panginoon, kinakailangan ako nating manampalataya. Maniwala, magtiwala sa salita ng Panginoon. Paano mo pa kung tayo naging manampalataya kung hindi naman tayo maniniwala, magtitiwala sa salita ng Panginoon? Dapat po, bukos tayo magtiwala sa salita ng Panginoon. Alam mo, ang sabi ng Panginoon in 2 Corinthians 9, 6, and 8, when it comes to offering, kasi sabi ng Bible ay tithes and offerings. Tithes and offering. Okay? Sabi po daw, sinasabi ko sa inyo, ang nag-aasik ng sagana ay mag-aani ng sagana. Subalit ang nag-aasik ng kakaunti ay mag-aani ng kaunti. So, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So yun po yung principles ng sowing and reaping. Kapag po tayo nagtatanim na kukunti, ani natin. Ganun talaga po yun eh.
nagtanim ka, kung ikaw magsaka, nagtanim ka ng isang salong, or 1 kilo of palay, siguro makakaali ka lang ng mga, ano, mga ilang sako pa yan yun. Mga 5 sako. Pero kung tinan mo isang sako, aba, haali ka lang, padami ng padami. Ganun po sa ating finances, may mga tayo po na yung finances natin ay mas mabuting itanim natin kaysa kainin natin para sa magsasaka. Para mga anak, meron na lang tayong isang sakong palay. Pagtatanim pa ba tayo o kakainin na lang natin ito? Sabi ng mga anak, ano po, tay, para po dumami yan, kalahati, kainin natin, kalahati, tanim natin. Diba? Yun po yung wisdom. So the principles of offerings or giving is after the tithes, ano yung nasa puso natin? No? But syempre, ganito po yun eh. After the tithes, bibigyan ka ng Lord ng ability, sabi ng Deuteronomy 8:18, kapag tayo nag-obey, God will give you the ability to get wealth. So yung natira ko sa 90%, bibigyan ka ng Lord ng kaisipan, di ba? At yan na hindi ka magiging waldas. Sino ko yung mga waldas? Yun ang hindi ko naiintindihan ang financial principles ng scripture. No? But the moment na ikaw sumunod sa Panginoon, bibigyan ka ng Lord ng ibang kaisipan. Kaisipan, mananampalataya, na yung even the 90% ay hindi yung sa'yo katiwala ng parehas. So, ano ginawa mo doon? No? Kung halimbawa, meron kang, okay, kuhanan natin ang principles of tithes, meron kang 10,000. Praise the Lord. Pag hindi ka patin, praise the Lord. Thank God, Lord, sa 10,000 na ito, binigay mo ito sa akin. Anong puhunan ng Diyos sa'yo? Binigyan ka ng katalinuhan, ng lakas. Kasi pag nagkatrabaho ka, recognize mo yun, Lord. Ikaw ang may haring lakas na gagaling sa'yo. Pati isip mo, kasi pagka nagbawasan ka ng kontento ng video, papalisin ka na ng post mo, di ba? Kasi may kumakalog mo sa ulo mo, may tiniling ka na eh. Sabihin ng boss mo, alisin na siya, may tililing eh, makalampag sa ulo niya. So, di ba hindi ka makakapagtrabaho pag may tililing ka, di ba? Aalisin ka kahit ka katalino o kalakas. So, dahil doon, Lord, okay, ito yung magandang kasipan mo din. Okay, binigyan ka ng pansamantala, 10,000 nung starting, ano mo, 10,000. Okay. Dahil alam mo, ang price of tithings, magkano ang 10,000, ang tithes ng 10,000? 1,000, di ba? Hindi ko sa'yo, 10 pesos, kasi tithe, 10. 10% po, the 10% is 1,000. So, maging excited ka, Lord. It is only until, Lord, ibubuhat ko na ito, that's the tithes. Then, yung 9,000, mabuhay ka doon sa pagkasahin niyo, yung 9,000, be blessing yun eh. Pwedeng bigyan ka ng Lord ng maliit na business doon sa 9,000. Yung naiwang 9,000, Lord, magkano ang kilo ng mga gamay sa diamond? Kital, sorry mga anak mo, paglapay mo ng bangga. Mapuhulan ka ng yung 2,000. What? 2,000? Ilang kilo kaya yun? 20 pesos po ang kilo ngayon doon. Sa diamond, ang bangga, manipa lang. Kaya yun, may mga pasapasaho yun. No? Para mabilis, ibenta ko lang ng 25. Diba? Pwede rin, mabilis na mo yun. Mabilis na mabibenta, 25. Eh, yung mga nasa palengke, tingnan nyo, magkano kayo ng mga sa palengke? Ngayon? 50, 60, 40. Ganun, nagalaro, ganun eh. Nadun po yun sa diamond, muro mo doon. No? Bibigyan ka ng Lord ng kaisipan na mag-isip. Butang bilakas ka naman, negosyohin mo yun pa. Diba? At mabuhay ka lang doon sa doon sa 9,000 sa isang buwan. Pagkasahin mo talaga yun. Ano ko sabihan? Pag maiksi ang kumot, ibigay sa bata. Huwag ka nang magkumot. Sana mo nalang maiksi. Kasi lang sana mo.
Mag-mag siya kumot, mag-tiis ba? Pwede ka naman pwede ka mag dahil or siguro gusto talaga 5,000 lang mag-tiro ko, okay lang di magkaroon ka na 21 days gulay na makakainin mo tsaka putas. Okay ba sa katawan doon? Yes. Okay sa katawan doon. Parang masalap sumukan, no? Bakit sila Daniel? Kumain lang sila ng mga palayan. Guys, sabi sa Bible, mga papait, kumihain sa kanila. Mga gulay. After 21 days, mas marosy cheek sila at mas malalakas kaysa doon sa mga kumain ng mga pagkain hari. Anong pagkain hari? No? Anong mga pagkain hari? Kari-kari, mga crispy pata, lechon, hamon, bola-bola, yan ang pagkain hari. Nakakapagpalinaw ng bahay. Nakakapagpaliwanag ng bahay. Kasi after ilang panahon, maliwanag na maliwanag ang bahay mo. Kasi sino pinilalabayan niya? Kaya pala maliwanag ang bahay. So, mabuhay lang po tayo doon, maging matalino tayo doon sa naiwan. At kapag nakita ng Lord na magandang katiwala doon sa naiwan na 90%, ibibless ka ngayon ng Lord, doon sa, doon, bawasan pa ng seed yun, doon sa ayaw sa puso mo, Lord, gusto ko pa rin magtanim ng seed. Sa opening, kasi sabi, Lord, tayo sa opening, so, nagtanim ka, papasaganayin ng Panginoon, hanggang makita ko sa lalo. Okay na naman buhay ko. Nakikita ko ta, maganda ang takbo. Amen? Hindi mo yun. Maganda ko ang takbo. Kumuha tayo ng isang testimony. Hindi mo register test, pwede ka ba mag-testimony. Tatanungin lang kita, kaya tanong. Si Sister Tessalo, kanyang matutungo siya ay isang napakayamang babae. Sumasakay po siya sa Mercedes Benz at siya ay nasa Europa. Maalang po siya ng German, di ba? Kumati ka nga ng So, nagtuloy-tuloy ko ang kanyang pagkatayos na-establish sa puso niya yan. Binigyan ka ng trabaho, sis, di ba? At doon sa pagtrabaho mo, hindi naman mong bigla eh. Napapunta ko siya sa sales, sa DMCI. Kaya kung hindi gusto siya ng bahay, kusama ng mga ads. Pero ay real estate manager ng DMCI. At nag-check ako siya. Mahirap ba, sis? Mahirap po dahil kasi talagang may kasamang atin talaga kasi molding eh. Mumold ka talaga ng uso ng Panginoon. Tuturuan ka niyang lumuhod. Tuturuan ka talaga niya na umapak sa lupa. Pero kahit mahirap na palin, nag-touch ka, nag-operate ka palin, na parang isipin natin, mahirap na nga, nakita ako. Hindi ba pagkamayaman lang ako, saka ako magbibigay? Kaya lang yun yung principles. Prinsipyo. Then, pinagpala ko siya ng Panginoon, actually, sabi ko lang, sabi ko sa anong una ko, ako nagbibigay sa kanya eh. Ngayon siya na ako nagbibigay sa akin. Nabaligtad ko. Diba? Totoo mo yun, alam, distracted siya, di ba naabot-abot-abot ko siya noon. Kasi isang dahil lang naman na siya. Parang pakunti-kunti, isang dulo. Then, siya ho yung mga ano ngayon, siya ho yung nagbibigay, Pastor, Pastor, yun, kahit tayo, ganyan, ganyan, ganyan. Alam ko, Sir Tess, painful ka sa times and offerings hanggang ngayon sa mga gawain ng Panginoon. Praise the Lord! Alam ko, malapit na siyang tumira sa kanyang bahay, MCI, di ba? Sa kanyang condo. At alam ko na, at patuloy siyang binibless ng Panginoon. Amen? Anything pa na karagdagan, Sir Tess? Okay, ano lang, yung kasi nung time na yun, focus lang talaga ako sa bahay, church, trabaho. Bahay, church, trabaho. Wala talaga na yun. At, ang ano kasi doon, bali na din susi ko doon, hindi lang sa tithes,
pati sa prayer life, sinisiguro ko nandun yung pakikipag-ugnayan ko sa Panginoon. Hindi mawala yun. Hindi ako mag-spend ng 30 minutes, 1 hour, hindi po. Hindi ko nasabay ko ilang oras. Kasi para nag-i-enjoy kasi ako dun eh. Then, kung ano yung, ano kasi yung hunger and thirst ko dun sa presence ng Lord. So, babasa ako ng Bible, then nag-note ako. Kung yung nababasa ko, ninonote ko yung nag-rema sa akin, ninonote ko yun. Then, sinasabuhay ko yun. Then, nakita ko yung tithes. Nakita ko din yung dun sa looks, sa look, yung sinabi doon kanya na doon sa looks sa 638 na yung pagbibigay kasi hindi na yung kasi yung tithes doon sa malaki yung tithes, this one is offering. 7 times kasi yung blessing doon ng Lord dun sa offering na yon. Ang nakita ko kasi doon, yung tithe, parang binhi yun eh, magtago ng pastora. Parang binhi, tatanim mo siya ulit. Hindi mo siya papakailaman. Hayaan mo lang siya dyan. Parang doon lang siya sa bangko. Then yung offering, doon ako nagsasabuhay sa offering. Kasi 7 times yung, kung babasahin po ninyo, pag dinilayan po ninyo doon sa Luke 6:38, 7 times po yung blessing po ng Lord. 7 times po, basahin po yung maigi. So, kahit po wala na ako noon, kasi wala naman ako income, nabuhay talaga ako sa pananampalataya, kahit napakahirap, pray ako sa gabi, then pray ako ng umaga, kahit tayo mo, wala. Today, halimbawa na magbabayad ako ng ilaw, wala pa akong pambayad. Puputulan na ako ilaw, wala ako talaga pambayad. So, pray ko ng gabi, ng then morning, prayer ulit. Parang sa heart ko, ando na yung peace, kasi maputulan ko ng kuryente, meron ka anak na nag-aaral. Wawa naman sila. So, ando yung peace niya, ando yung peace sa heart ko na talagang God will provide. Si Lord talaga ang provide. Then, may darating na tao sa akin na may mag-uusap lang kami, kwentuhan, gano'n. Then pag alis niya, may bibili niya sa akin pera, pambayad sa kuryente. Then one time, nangyari pa rin. Totoo yung sinabi ni pastor na 100 a week, sipin niyo yung 100 a week talaga, living in faith talaga. Pero nagtiwala ako salita ng Diyos. Kaya sabi naman niya, I will never leave you nor forsake you. So talagang na, yun lang, immerse the word of God. Magtiwala sa kanya, talagang live in faith and make sure lang nandun talaga yung quality time talaga sa Panginoon. Okay, so yun po. Nag-start ko doon, thank you Sir Kes. Nag-start ko doon na sa pasimula, mag-ubay muna tayo. Mag-start tayo na simpleng bagay mag-ubay tayo. Kung ang Panginoon nga natin, ibigay yung ating buhay, no? Siguro naman kaya natin ibigay kahit kaunting buhok natin. At hindi nga isang buhay sa inyong buhay. Sabi naman nyo, hindi natin ibigay ang ating buhok. Ang inyong buhay sa ating buhok. Kasi giving din yun eh, di ba? Magbigay ka ng buhok at ikaw ibibigyan tamang tubo ng buhok. Shining hair. Umaapaw, siksik-liklik na mga buhok. Diba? Makapal. Kasi giving din yun eh. Diba? Pero pag hindi mo binigay yan, eh baka maging puro split in siya pag nagtagal. Diba? Kasi ang siya nagbibigay ay siya nagkakaroon nito, sabi ng Bible. So stewardship involves our giving of offerings. Then number 3, stewardship involves giving to the needs of the poor. Kaya lang ganito po eh. Hindi talaga tayo makapagbigay
sa mga poor, kung poor pa din tayo, ano? Makapagbigay man tayo, napakaliit na bahagi. Pero, di ba, ang sarap po ng kalagayan na ikaw ay yung bang may mga, ang isa mo sa pinakamanarap sa buhay, yung may manapapaligaya ng tao. Amino ba? Amen. Yung dahil sa'yo, ang saya nila, talagang hindi naman dahil sa sabi mo na gusto mo magkaroon ng utang na loob ng mga tao. Actually, hindi naman utang na loob. Kaya sabi ng Bible, in Acts 20:35, it is more blessed to give than to receive. Yun kung nakatanggap, bless your amen, di ba? Bless naman yun. Siyempre, pag nakatanggap, bless tayo. Kaya nga lang, mas more yung blessing nung nagbigay. Iba ang pakilagdam na nararamdaman mo sa puso mo. Yung mga bata na lang na natulungan mo, tapos isang pamilya na natulungan mo, how deep isang panahon na bawat isa sa atin ay at least ang natutulungan pamilya, hindi lang isang pamilya. Lalala ka mga nakaraan, binutulungan mo tayong family na nasa banda nila ko sa ikabuno dyan. Mga missionary na gano'n. Alam ko ang part yun ng pagpapala sa buhay ng church, sa buhay ko, na tayo ay nakakapag-bless sa mga nag-mission. Actually, kung pamimili ko tayo, anong gusto mo? Ibigay mo ang buhay mo, ibigay mo pera mo. Sa totoo lang po, mas madaling ibigay ang pera. Pamiliin ka, sige, isi-send ka, hindi pera ang isi-send ka, isi-send ka sa Afghanistan. Ako naman mag-support. Hindi, pera na ako nilagay ko. Pero, kaya isi-send ka doon sa napakalayong bundok para lang dating ang Word of God. Diba? Marami yung gumagawa niyan. At naniniwala ko na doon pa lang sa tayo sa mga anak ng Diyos, magiging faithful lang kung tayo doon, napakadami mong makakabot natin kaluluwa. At pagdating ko ng Panginoon, ano? Nandunod tayo sa isang compartment ng heaven. Na ito yung mga faithful tithers at mga nagbigay ng offering sa mga mission at kapelosip mo sila doon. Wow, ang dami nating testimonies, after testimonies. Parang nilalapit sa inyo. Alam mo na komunidad sa mga pagbigay nyo. Hindi kami naabot, hindi ko nakilala ang Panginoon. Wow, yun yung eternity. Kasi eternity, siyempre madami din kwentuhan ng eternity. Ano yun ba? Alam mo naman, eternity, tahimik lang tayo. Alam mo naman, wala kang God, nag-worship lang tayo sa Panginoon, araw at gabi, hindi na. Kasama mo yun na nag-worship tayo sa Panginoon, but siyempre marami mong chika-chika din doon, di ba? In eternity, marami mong mas nag-i-enjoy mga anak ng Diyos. Marami mong tayong activities under heaven, amen? At masaya mo, at dito mo habang buhay tayo, dito mo sinusukat yung ating gagawin doon sa kapila parang avatar, di ba? Sino nakamalang ng avatar? Nasa kamay. Grabe yung pinikula niya, no? Di ba yung avatar? Habang tulog siya, nasa kapilang buhay siya. Kaya ba alam, may taste at saka may bunto. Yung kwento ng mga prophets eh. Habang sila yung nag-worship at naging pag-inig sa Panginoon, nasa kabilang mundo sila. Kabilang sila, sila gabi, sila gabi, parang nasa dito ah. Parang nabata. Then, pag nagising siya, namamatay naman siya sa kabilang buhay na tumutok ba yung kanyang partner. Masayo ito sumulod sa Panginoon. So, number three, stewardship involves giving to the rich of the poor. Sabi mo ng Galatians 6:10, therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Galatians 6, number 10. So, let us do good to all people. To all people, hindi na ko sa mga anak pala kaya. But syempre, kasama ko yung especially to those to the household of faith.
So napakasarap kong isipin na someday ay somehow talagang sama-sama kong tayo pamilya pinagpala ng Panginoon. Amen? Na-imagine niyo ba na kasama ko sa pagpala ng Panginoon ay sariling bahay, sariling sasakyan. Na-imagine niyo ba nagdadrive kayo ng sarili ninyo, mga kontero, sarili ninyong tinopa, sarili ninyong, dahil sa inyong katapatan sa Panginoon, pag dumating ko yung pagpapala, rumaranas ang pagpapala, sabi na nga, sabi ng Bible, that gate of heaven, kung binubuksan ng Panginoon, then damay mo tayo damay tayo ang ating pamilya, then aabaw mo yun, papunta sa iba. Siyempre, ang complete na pagpapala, the blessings of the Lord adds no sorrow. Ibig sabihin, meron mga financial blessings, spiritual blessings, physical blessings, ang mga anak mo maayos, meron ka yung peace. Wow! Yun mo yung heaven on earth, di ba? Naman na nasa langit. At gusto mo ng ating amang nasa langit yun ang mangyari sa atin. Kasi, di ba tayo nga ho ng mga tao gusto natin para nasa yun ang mga anak natin. Sino ko dito ang tatay o nanay na gusto maghirap ng kanyang mga anak? Di ba wala? Lalo na mo ang ating amang nasa langit. Kailangan lamang po yung mga simple instruction ng Panginoon ay mag-obey po tayo, sumunod po tayo. At lastly po, stewardship involves giving of our gifting. Ano yung giftings natin? Yung ating awit, pagtugtog, pagsayaw, lahat po, sa management, mission, as pastor, teachers, lahat po ng gift, ng giftings natin, ibinibigay din po natin sa Panginoon yan. May kaukulang reward din po yan. No? Biyang masaya lamang po akong isang sinabi ni isang writer, ang pangalan po niya, si Chuck Swindoll. Masabi po niya, giving encourage unselfishness within us. Giving brings others needed relief and encouragement. Giving forces us out of our tight-traduous world. Ibig sabihin yung masikip na daigdig. Ano? Giving keeps us from becoming too attached to material things. Ano? Di ba? In America today, parang hindi na in God we trust, yung karamihan, di ba? In gold we trust. Hindi na palitan ng talaga ng LOG, kaya in gold we trust. Actually, may mga plano ko ang mga Congress sa Amerika na alisin ako sa pera nila yon, yung God we trust. Salamat sa Panginoon, sa atin naman, babago po nila na yun. Nakalagay, papalad ang bayan ng Diyos sa Panginoon. Amen? Patuloy ko makikita yun. Nadami ng pera na mga anak ng Diyos. Amen? Yes! Kasi, sino ko naglagay nun? Anak ko ng Diyos ang naglagay nun. Si Pastor Brother D. Wagi ni Gundo. Kasama ko natin sa PGM yun. PGM po. Deputy Governor ng Central Bank. Kasama ko sa mga seminar natin. So, ipinilit ko niya na malaking discussion. Malaking discussion. Kaya lang, pinayaran ng Pangulo, sign, okay. Nakalagay niyo sa pera natin, di ba? Pagpalad ng bayan ng Diyos ang Panginoon. Like, it teaches us the value of servanthood. Giving makes us more cheerful in caring people. Giving prompts greater sensitivity toward others. And giving provides an example for others to follow. Siguro yung emphasis dito, giving models the life. Giving models the life Christ lived. Diba? May communion mo tayo ngayon. Kung ihanda sa mga sabi ko sa mga leaders namin. Pero kung tayo communion, at namaya habang tayo nag-communion, kasi every first Sunday, meron tayo communion. Ibinigay ko ng Panginoon ang kanyang buhay sa atin. Dito,
pinaka-mataas na antas ang pagbibigay. Amen? God bless you.